Sa magandang araw muli mga kapatid. Ngayon naman gagawa po tayo ng chili sauce para sa siomay na ginawa natin. Ang unang-unang ingredients po natin ay tatlong buong garlic. So ano pong tawag din? Tatlong gloves. O tatlong malalaki. Tapos ngayon pipinuhin po natin. So meron po akong isang maliit na machine dito para sa pang finely chopped ng garlic. Yan. Pinuhin nyo lang po guys. At siguraduhin walang malalaking buo. Yan. Yan. Pamakita natin kung gano'ng ka-pini yan. Yes. Okay. Sunod po natin ang ating red chili. So isang pakete po yan. Nasa 200 grams o 250 grams. Tinanggal ko lang po yung mga dulo niya. Yan. Kung wala po kayong pula, eh green, pwede na rin po yan. Pero mas maganda po kasi pag pula. Tapos pinuhin din po natin yan guys. Yan, pinipino po natin yan. Okay. Pwede naman po hindi masyadong pino, pero pag luto, eh pwede nyo mas pinuhin pa ng luto. Mas malambot po siya. Pero gusto ko po kasi habang ginagamit ko siya ay makikita ko yung mga butil ng sili niya. Dahil parang mas masarap. Mas spicy tingnan. Actually, sobrang spicy po nung nagawa ko sa dahil sa dami po ng red chili. Pero yan po ay gustong gusto ko. Okay? And then mag-init po tayo ng mantika. Huwag ko masyadong sobrang init. Pero dapat medium fire lang. And then, lagay na natin yung garlic. Yan. Siguraduhin nyo guys na lutong-luto po yung garlic. Huwag pong overcook. Okay, kasi tumitigas po yung garlic. Yan. Siguraduhin lang po natin ng luto para hindi humapanis. Lagyan natin ng isang perasong anis. Star anis. Yan. Okay. So, after po nyan, ilagay na po yung red chili. Yung chopped red chili natin. Yan. Yun nga po ang sabi natin. Yung iba ho ay naglalagay ng konting vinegar para maiwasan yung panis. Pero ako naman po, hindi po. Siguro din lang pong lutong-luto at meron pong kasing konting sugar akong nilalagay dyan. Yan. Yun din po ang isa sa dahilan kaya hindi ho madaling panis. Maabot po yan ng 2 linggo o 1 buwan. Sa bagay na ubos na rin po kagad dahil lagi po namin gamit yan. Yan. Medium fire lang po. Siguraduhin lutong-luto lahat ng ingredients niya. Okay, yung anis po, purpose nun is yung pampadagdag aroma. Yan. So ngayon lalagyan po natin ng oyster sauce. Nilagyan ko ng 1 kutsarang oyster sauce. So dagdag lasa po siya. Then, nilagyan ko rin po siya ng 1 kutsarang ketchup. Yan, 1 kutsarang ketchup. So, dagdag lasa rin po yan. Okay. And then, nilagyan ko po siya ng pinch of salt. Para magkaroon ng konting salt ng lasa. Okay, pambalance po. And then, kalahating kutsarang brown sugar. Okay, kalahating kutsarang brown sugar, yan. So, yan na po ang ating pampalasa niyan. And then, nilagyan ko po yung pinakahuli po yung pinch ng salt. Yan, para magkaroon po ng mabalance po yung tamis salt at saka yung spicy. Yan, tapos, continue lang po siya habang matunaw po lahat ng mga dry ingredients. Actually po, to be honest, gamit po namin ito matagal na sa restaurant. Yan. Kaya legit po yan, masarap. Okay. So ngayon po, ilagay na natin sa isang lalagyan, container kung saan nyo ilalagay. So wag po sa plastic kasi sobrang init po nyo, matutunaw pong plastic. O kung ano, palamigin nyo naman ng mga konti sa ating kawali bago nyo isalin sa ating
plastic o sa container para hindi po matunaw yung ano yung container natin. So ito po yung gamit ko sa siomay, kasi kanina is gumawa po ako ng siomay. So ito naman ang ating chili sauce. So yun lang po guys, maraming maraming salamat po. Huwag mong kalimutang i-follow po ang ating page at i-share para mas ma-notify po kayo sa mga susunod nating mga videos. So, okay, sa susunod po. Bye-bye!